Hello guys! Welcome back to my channel! For today's video, ay shipan muna ulit tayo. Gagawa tayo ng merienda na may gulay. Malunggay. Una, kukuha tayo ng bowl. Ibabati natin itong dalawang itlog. Dalawang itlog lamang po ang ating gagamitin para sa ating merienda ngayon dahil kukunti lamang. Kanina nga pala, naghiwalay na ako ng mga malunggay sa kanyang tangkay para ready na siya agad. Yan. May napunta pong maliit na shell. At mix na natin siya para hindi buo yung egg yolk niya. Sunod, ilagay na natin ang harina. Yang nilagay kong harina, yan nga pala yung harina ko nung nagtitinda ko ng fried chicken. Ready mix na siya. Ginagamit ko yan minsan sa mga torta, mga ganyan. Dahil masarap siyang panghalo. Pero kung wala kayo nito guys, alam ko wala talaga kayo nito dahil hindi naman kayo nagtitinda ng fried chicken. Pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Lagyan nyo lang ng harina, konting cornstarch, paminta at seasoning. Ganun lang kadali. Mix nyo lang siya. May lalagay pala ako ditong burger patties na nabili ko sa palengke ng 30 pesos ang isang bucket. 10 pieces na siya. Pero kung wala naman pa kayo, pwedeng sardinas na lang o kung ano. Pag ganyan na siya ang consistency niya guys, ready na siya. Pwede na wala nang buo-buo. Ilagay na natin yung malunggay. Yan. I-mix lang natin siya ulit. Mas maraming gulay, mas healthy, mas masaya, di ba? Para makakain sila ng gulay paminsan-minsan. Kasi yung anak ko talaga, mapili talaga sa pagkain. Ayaw nila ng may gulay. Kaya itatry natin to para sa kanila. Pero natry ko na to dati, nagustuhan nila. Nilagyan ko ng sardinas. Ito burger patties naman yung ilalagay natin. Para maiba naman. Burger patties, 3 pesos lang isa niyan. Ang isang balot niyan, 30 pesos. Mix lang natin uli habang nagpapainit tayo ng mantika. Yan, mix lang natin. Pinapainit ko na po yung mantika para ready na siya. Pag mainit na yung mantika, pwede na nating ilagay ito. Pwede na natin lagay ang mixture gamit ang kutsara. Actually, pwede siyang pabilog ang itsura pero mas maraming harina ang ilalagay dapat. Pero para sa akin, okay na ito. Antayin na lamang natin na siyang maluto ang kabilang side. Tapos baliktarihin natin after 5 minutes. Antayin lamang natin siyang maluto. At dahil nga excited ako, gusto ko na siyang baliktarin agad kahit na matubig. Maano pa siya. Hindi pa siya talagang nag-brown. Kaya naman, dumidikit-dikit pa siya. Binaliktad ko na siya. Excited lang. Sorry naman. Pero pwede naman kahit na dandahanin mo lang baliktad para hindi siya masira yung pagkakain. Diyan nga, sobrang dikit na dikit na. Pero antayin natin siyang mag-brown ng konti para naman mas naluto natin siyang maigi. Yan, dumikit-dikit pa talaga. Lutuin lang natin ito ng mga 5 minutes at pwede na siya. Basta tingnan mo lang kung luto na yung kabila, balik pa rin mo naman. At pwede na siguro ito, medyo brown-brown na siya. Huwag naman yung medyo sunog-sunog na dahil medyo mapait na yun. Tingnan natin yung isa. Check natin. Check natin kung luto na ba siya. Yan o. Okay na siya. Pwede na sa akin ito kasi ayoko na medyo sunog. Yan o. Medyo brown na siya. At saka crispy talaga siya. Yung nagpa-crispy sa kanya yung cornstarch. Yung cornstarch kasi, pag minilagyan mo, crispy talaga siya. Yan na, luto na, brown na siya. Pwede na siguro to. Patuloyin lamang natin muna yung mantika.
Tapos ilagay natin sa ating lagayan. Yan, lagay na natin. Lagay natin lahat. At meron pa tayong isasalang pang isang salangan pa. At ito na, ready to serve ang ating crispy malunggay. Ipapatikim na natin siya sa aking mga kids. At magugustuhan nila ito. Yan, ganda ng itsura. Nilagyan ko lang ng ketchup para may sausawan din. Diyan na nga, nagustuhan nga nila yung ating crispy malunggay. At kung gusto nyo itong itry guys, tingnan nyo lang yung description sa baba sa mga ingredients. Mahirap talaga kasi pakainin to bunso ko kung ano-ano. Sa gustong mag-try, check nyo lang yung description sa baba. Bye! See you to the next video!